Hey guys, it's a brand new day and we're set for a brand new vlog. My name is Robert Magistrado and welcome back to my channel. So for today's video guys, meron na naman tayong i-review slash taste test ng mga milk tea dito sa harap natin, which is sponsored by our sponsor, malamang. Our sponsor for today, the Panda Bubble, owned and managed by Marie Charade, Daphne, Aurellano. Thank you so much, ma'am, for the milk tea. So, ayan guys, disclaimer lang pala, kahit sponsored yung video natin for today, magbibigay pa rin tayo ng honest review about sa mga milk tea na ino-offer nila. So, ayan, without further ado, let's start the video. Okay guys, bali meron pala silang anim na flavors. We have the chocolate, taro, the classic, caramel, tapos itong matcha, tapos yung Okinawa yung last. Actually, Okinawa talaga yung pinaka-favorite ko, tapos winter melon, kaso wala silang winter melon sa shop nila. So, let's start the video and gagamit tayo. Meron pala silang pre-provide na straw, actually plastic sila. Huwag natin i-patronize yung mga plastic kasi hindi natin sila kailangan. Pero for today, gagamit tayo ng mga plastic straws kasi ito yung mga pre-provide nila. So, let's start from the smallest, then medium, tapos large. Bale, meron to pala silang tatlong sizes, which is the small, the medium, and the large. Simulan natin dito sa classic, since ito yung pinaka-ano ata nila eh. Yung pinaka-unang flavor na classic. Try natin. So, first impression pala guys about sa packaging, like the usual, na parang sealed with plastic, tapos yung container, same din. Tapos, itong plastic yung tinitikman ko ngayon. For me, ano, masyado siyang, yung parang ano, for me, lasang-lasa mo talaga yung tea. Like, meron kasing mga milk tea na, although, oh, milk tea siya, kaya dapat maglasang tea, pero may mga milk tea na creamy, yung parang hindi mo na talaga malalasahan yung tea mismo. Kasi yun yung essence ng milk tea eh, yung parang combination ng milk and tea. Yung iba kasi parang na-overpower yung tea, kaya ayun, mas nalalasahan mo yung gatas. And for this one, yung ano, the usual, common, na classic. Then, let's proceed. Next is yung caramel. ASMR. So guys, itong caramel, kung hindi kayo fan ng matatamis, huwag kayong o-order nito. Kasi super tamis niya for me. Di ko lang alam sa iba, pero para sa akin, sobrang tamis niya. Tanggalin ko lang to. Para sa akin, sobrang tamis niya. Like, hindi talaga ito papasa sa taste ko. Ayok. Hindi to para sa akin. So, let us now proceed sa ating next, which is the eto na muna, taro. Ayan. So, ayan. For the taro naman, guys, yung alam mo yung unang sip mo pa lang, parang lasang-lasa mo talaga yung flavor. Kasi yung parang, well, lahat naman talaga, actually, lahat, eto. Although ngayon ko pa lang ito natitikman. Pero itong tatlo, halos same lang siya ng ano, na parang mas, kung ano, kung i-ratio natin, parang 60% tea, then 40% yung milk. Ganun yung ano niya. So, ayun. Anyway, yung shop pala nila is nag-iisa pa lang dito sa Irinconada. Kaya, so far, wala pa silang branch sa ibang lugar. Kasi starting pa lang eh. For now, wala pa silang branch sa ibang lugar for now. Kaya hopefully, soon meron na sila. Para matikman nyo rin. Not just para dito sa Rinconada. But alam mo yan, para sa lahat ng tao dito. Yeah. So for the Okinawa. Ay, by the way guys, i-rate pala natin. Ito pala, 7. Ito pala yung classic. Then ito yung 5 kasi ito yung caramel. Masyado kasi siyang matamis. Tapos wala silang yellow lahat, walang yellow kasi hindi ko pinalagyan para matikman talaga natin yung mismong milk tea. Kasi pag may yellow, parang tumatabang
kaya hindi ko na pinalagyan. Then dito naman sa taro, siguro 8. Yeah, 8. Kasi like lasang-lasa mo talaga yung ano, yung taro. Hindi puro gatas. So proceed na tayo sa next. Next one, actually kaya ako nagpapalit-palit ng straw para hindi parang magsama-sama yung mga flavors. Ganon. So let's proceed na sa matcha. Actually, heads up lang sa inyo guys, hindi talaga ako fan ng matcha kasi parang lasang ano siya, lasang dahon. Every time na nag-order kami sa T-Block or sa Infinity, lagi nilang pinapatry sa akin ng matcha pero ayoko talaga. Ang go-to ko sa ano, mga milk tea shop is Okinawa, winter melon, yung dalawa. Just as I thought. Ano? So, ayan. Lasang matcha. Hindi talaga ako fan it in the first place. Pero since kailangan nating i-review yung mga flavors, tikman natin. Tikman natin ang tikman. Yeah. Kung comparison naman sa ano, dito sa tatlo na nauna, parang ito naman, super yung ano, yung matcha niya. Parang, yung unang tikim mo, yung matcha kaagad ang matitikman mo. Like, ito kasi, super tamis naman. Pero masarap siya. Although, hindi to advisable sa mga ayaw ng sobrang tatamis. And classic, masarap talaga. Masarap. Ito, promise. Tapos, then, yung taro. Masarap din. And ito, ayoko talaga eh. For me, parang ayoko talaga nito. Pero, if you guys, disclaimer lang sa lahat ng matcha lovers dyan, parang hindi ko naman ko-compare na mas masarap yung mga gusto ko. Pero, ito, kasi, hindi talaga ko favorite yung fan ng matcha. So, ayun. Kung i-rate ko to siguro 6. Yeah, 6. 6 out of 10. Since hindi ako talaga fan nito, mag-proceed na tayo sa next. Okay, next we have the Okinawa. Okinawa is my favorite. Ito yung go-to drink ko. Pag nasa mga milk tea shop ako ganito. Legit na. Yun nga, sabi ko sa inyo guys, favorite ko tong Okinawa, kaya I'm going to give this a 10 out of 10. Kasi sa lasa, hindi naman siya naiiba dun sa mga milk tea na ino-order ko sa ibang shops. Kaya kung i-compare natin sa iba, halos same lang yung taste niya. Parang mas masarap kasi talaga ang ano, milk tea pag may yellow. Ito kasi wala, kanina pa ito nilabas. Few moments later. So, ito naman guys, pag unang tikim mo sa kanya, yung the usual nga na Okinawa. Pero, may distinct taste kasi ang Okinawa. Halos lahat ng shop, meron silang parang, yung alam mo yun, yung parang, yung pag gumagawa sila ng Okinawa, yung alam mo sa kanila talaga. Yung unang tikim mo pa lang, ay alam mo, kaya ano to, kaya ano to, kaya ano to. Ganon rin yung, ano, dito sa Okinawa na flavor ng Panda Bubble. Yung parang, unang tikim mo pa lang, alam mo na sa kanila talaga yung flavor niya. Proceed na tayo sa last flavor natin which is yung chocolate. Ayan. Alam nyo guys, what I like about this chocolate part kasi yung parang pag halimbawa nilagay mo sa dyan, merong mga chocolate sa ilalim. Kung di nyo kasi di makikita sa video, merong mga chocolate sa ilalim kasama ng mga pearl. Ayan. Ayan na natin. So let's try this one. Eto namang chocolate. Unang tikim mo pa lang, lasa mo na yung chocolate niya. So, ay ito pala hindi pa natin nire-rate. This is 10 out of 10. Yeah.
para sa akin. Next ito. Namnamin muna natin. So ayan. Kung i-rate naman natin to, siguro this is 9 out of 10. Yeah. Kasi matamis siya. Oo. Kaso, yun nga, hindi ako fan ng super tatamis. Kaya ganun. Ayun. By the way guys, hindi pala ako bias dito sa Okinawa since ito yung favorite ko. Kaso, out of all these 5 flavors, yung Okinawa talaga ang nag-stand out para sa akin. Since, yun nga. Kasi, kahit ipatikin mo sa akin lahat ng milk tea dito sa Iriga, siya tempered Iriga, malalaman ko kung kanino champion. Kasi halos every time na nag-order kami, like sa coffee to, infinity, or tea block, or kahit sa ano, kahit sa, ano, just putan, pink coffee, yeah. Lahat ng infinity ata na-try ko na. Lahat ng infinity nila. So for this one, this is 9 out of 10. Okay. So that's it for today's video guys. Tapos na tayong mag-taste test and mag-review nitong mga milk tea na hindi na sponsored ng Panda Bubble. So, dito pala about naman sa packaging. Kung i-rate natin siya from 1 to 10, I would say this is an 8. Kasi, kung makikita nyo, hindi ko na siya pwedeng pagganin kasi butas na siya. Kung makikita nyo, yung naka-post, I mean yung gamit nilang parang takip is made out of cartoon character. Kasi, since bago pa lang nga sila, wala pa silang yung logo. Pero hopefully, by within this month, parang yun na, mapalitan nila to. The main inspiration pala kung bakit the shop is called Panda Bubble. Kasi the owner, Ma'am Marie Charade, flew to China. Yun ayun. Tapos parang may nakita siyang mga pandas. Then, they decided to go to milk tea farms. So ayun, doon niya nakuha yung inspiration niya about sa name. Tapos, dito naman sa mga names ng mga milk tea nila, yung the usual lang. Kung ano yung flavor, yun na din yung name. So, ayan. More moments later. By the way guys, meron pala tayong pag-giveaway. Nakita nyo naman siguro sa title na meron tayong pag-giveaway. So, the mechanics for our giveaway is number 1, like Panda Bubble's Facebook page. Ilalagay ko po yung mga link sa baba ng video na to. Then number 2 is subscribe to my YouTube channel. Then follow me on Instagram at @rbrtmaestrado. Then number 3, comment the drink you want to try from Panda Bubble. Then tag 2 of your friends na gusto mong makasama na try yung drinks na yon. Then 5 winners will be chosen and each winners will get 1 discount card and 2 loyalty cards. So, by the way, guys, this giveaway is exclusive only for my subscribers who are from Rinconada. Since yung shop nga nila is iisa pa lang and yung shop na yon is from Iriga. So, ayun. The winners will be picked through a randomizer and we will announce the winner on August 5, 2020 on my Instagram post and my Instagram story. Pati na rin po sa Facebook ko, so bale, add nyo rin ako sa Facebook. That's Robert Joshua and Best from Maestrado. By the way guys, yung discount card and loyalty card, ipa-flash ko sila dito para makita nyo kung yung sample and yung discount card and yung loyalty card. And pati na rin po pala yung contact details, ilalagay ko na rin sa description sa baba. Kasama na din yung mechanics ng giveaways. Pa kung gusto nyo talagang maintindihan yung mechanics, ilalagay ko po sa baba. So that's the end of our video for today guys. And I would like to thank our sponsors for today. I mean our sponsor for today, Panda Bubble. And Ma'am Marie Charade Daphne L. Aurellano. She's from San Juan, Iriga City. So sa lahat po ng gustong mag-avail na itong mga milk tea nila, maglalagay po ako ng yung location kung saan nyo po mahanap yung shop nila. Since wala pa po silang, wala pa silang physical store. So sa mga gusto mag-avail guys, just contact Ma'am Marie Charade Daphne L. Aurellano. Ilalagay ko yung contact number niya sa baba. Then Facebook page is Panda Bubble. I-message nyo na lang sila kung may mga orders kayo. Tapos ilalagay ko na rin sa description sa baba yung location nila. Para madali nyo silang malocate. So that's it for today. Thank you guys for watching. Bye!